Mabuhay! Ako po si Catriona Gray, ang inyong NCCA Arts Ambassador. Inaanyayahan kayong manood at tumutok dito sa Padayon, the NCCA Hours, mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 3 ng hapon. Halina't ma-inspire sa mga kwento ng pag-asa, makisaya sa kwentuhang puno ng kaalaman, at matuto sa ating sining at kultura. At para laging updated sa mga kaganapang pangkultura, bisitahin, i-like, sundan at mag-subscribe sa Facebook page, Instagram, Twitter account at YouTube channel ng National Commission for Culture and the Arts sa @NCCAOfficial. Muli, ito po si Catriona Gray. Padayon na! Sulong na! Ang mga opinyon, kuro-kuro at pananaw na ipapahayag ng mga panauhin at mga tagapagdaloy ay hindi sa programa, sa pamunuan o ng ahensyang ito. Tamang kaalaman tungo sa malayang kaisipan. Ako po si Ferdy Isleta. Ang kultura ay susi sa kadakilaan. Ako po si Annie Luis. Isang oras lang ang kailangan. Ako po si Renena Peñas at ito ang Padayon, the NCCA Hour. Sulong na! Padayon, the NCCA Hour. Sulong na! Mabuhay! Isang makulay at buhay na buhay na hapon, mga kapadayon. Mga partners, ano ba ang kailangang abangan natin mga kapadayon ngayong hapon sa ating programa? Nako mga partners, mga kapadayon, siguradong hindi lang kayong excited dahil kami rin mga host ay excited dahil ito ang unang-unang beses na lumabas kami ng Maynila. Nandito kami ngayon sa Siambala Silang kung saan lilibutin natin ang iba't ibang attraction, iba't ibang mga lugar, kung ano ang meron dito sa Siambala Silang mga kapadayon. Kaya abangan nyo yan! And talking about going out of Manila, meron din tayong off-site, kauna-una ang off-site exhibition ng Manila Art. Sa katunayan, nandito tayo ngayon mga partners, ang Tawid Museum and Gallery. Nako partner, mamaya abangan nyo dahil meron daw pala silang DAPI dito na bibisitahin ko mamaya mga partners. Yes. At syempre mga partners, hindi pwedeng mawala ang ating sininspirasyon at sining galaw. Yes, mga partners, mga kapadayon. Pero bago natin umpisan ang isang hapon na puno ng kasiyahan, kaalaman at inspirasyon, ay amin kayong inaanyayahan upang magsumiti po ng inyong mga nominations para sa Gawad sa Manlikha ng Bayan o Gamaba. Para po sa mga detalye at impormasyon na inyong kailangan malaman, halina't panoorin ang maikling patalastas na ito. Ang Gawad sa Manlikha ng Bayan ay pinangungunahan ng National Commission for Culture and the Arts. Sa pamamagitan ng Gamaba Executive Council ay nagsasagawa ito ng paghahanap para sa pinakamahusay na tradisyonal na mga artista ng bayan na nagtataguyod ng mga programang tinitiyak ang paglipat ng kanilang mga kasanayan sa iba at nagsasagawa ng mga hakbang upang maitaguyod ang isang tunay na pagpapahalaga at pagmamalaki pa rin sa ating mga kababayan tungkol sa henyo ng manlilikha ng bayan.
Ang pagsumite ng mga nominasyon ay bukas hanggang February 12, 2021 at maaring isumite sa sumusunod na address. Para malaman ang kumpletong impormasyon at iba pang mga detalye para sa nominasyon ng Gawad sa Manlilikha ng Bayan, maaari kayong makipag-ugnayan kay Roche Severo sa gamaba at ncca.gov.ph o bisitahin ang NCCA website sa www.ncca.gov.ph. Habol na mga kapadayon! Lahat ng yan ay dapat niyong abangan ngayong hapon, dito lamang sa inyong paboritong online program tuwing alas 6 ng hapon, ang Padayon! The NCCA Hour! Isang espesyal na episode ang matutunghayan natin ngayong hapon mga kapadayon dahil tayo narito sa isang kakaibang getaway destination sa Silang, Cavite. Tama ka dyan, partner. Isang lugar na environment friendly na, culture and arts haven pa. Kaya tara mga kapadayon, samahan niyo kami sa isang araw na puno ng magagandang tanawin at makasining na usapin. Ating pasyalan at libutin ang Shambhala Silang Living Museum! Ang Shambhala Living Museum ay isang art, nature at spiritual haven na matatagpuan sa paanan ng Tagaytay sa Silang, Cavite. Ito ay may layong 64 na kilometro mula sa Maynila na aabot ng higit sa 2 oras na biyahe. Ngunit malayo man ang tatahakin, ambiance pa lang ay sulit na ang inyong aabutin. Mga kapadayon, para samahan tayo sa ating paglilibot ay kasama natin ang may-ari ng Shambhala Silang Living Museum, isang certified public accountant, entrepreneur. Siya rin ay isang patron ng kultura at sining ng ating bansa, si Ma'am Riza Matibag Muyot. At mga kapadayon, nandito na nga tayo sa loob ng Shambhala kung saan napapaligiran tayo ng mga puno, mga bulaklak, mga sining at syempre, tanong na tanong natin ang mga pinagmamalaking mga ifugao huts. Kasama nga natin ngayon si Ma'am Riza. Ma'am Riza, una po sa lahat, ano po ang significance ng Shambhala at bakit niyo po ito naisip bilang pangalan ng lugar? Ang Shambhala ay isang Buddhist term. Ang ibig sabihin nito ay parang heaven. Kung tayong mga Katoliko, Kristiyano ay namamatay and we go to heaven, ang mga Buddhists ay sa paniniwala nila hindi namamatay, kundi they are enlightened and they go to a place called Shambhala. Kaya ito ang napili kong pangalan nito. Pero syempre, Pilipino tayo. At dahil Pilipino tayo, kailangan merong ibig sabihin sa Pilipino ang salitang Shambhala. Ito ang ibig sabihin ay siya si Bathala, siya na ang bahala, siya nawa. At ang tanong mo naman na kung bakit ito napaka-importante dahil itong lugar na to ay binuo natin upang apagtipunan ng mga artists, ng mga writers, so ng mga lover ng nature at kasama na rin doon yung mga gustong magdasal, gustong magkaroon ng spirituality. So itong lugar na ito ay para sa sining, kultura, talikasan at sa pananampalataya all in one.
Pwede niyo po bang ibahagi sa amin kung ano po yung pwede nating makita, yung ating ma-expect na matutour ngayon dito sa Shambhala? Okay. Ang Shambhala, dahil ito ay isang living museum, buhay na museo, ay mayroon tayo ditong mga maraming koleksyon ng mga artifacts, especially galing sa North. Okay, ang unang-una ay makikita natin dito yung mga Ifugao hats natin. Hindi lang Ifugao hats, kasi actually mga Cordillera hats yan. Kasama na ang Sagada hat at ang Bontok hat. At bukod dito, ay pinapunta natin dito ang katutubong mga Ifugao igorot para sila ang mag-riprap nito at gawin siyang terasa na parang rice terraces. So parang nire-replicate natin ang rice terraces ng Cordillera. At bukod pa dyan, ay siyempre nandito tayo sa Dapay, nakikita natin na ito ang sentro ng kumbaga pinagpupulungan ng mga Ifugao. At bukod dyan, marami tayong mga gardens. Pero ang binuksan na natin dito ay yung Tawid Museum and Gallery, kung saan nandoon ang mga koleksyon natin ng mga indigenous artifacts na yung mga bulol, mga hagabi at iba pa. Now, nandyan din ngayon ang kontemporaryong yung sa gallery natin na ukit o mga artwork ng iba't ibang artist na Pilipino from north to south, mula Luzon hanggang Mindanao. So, meron tayong punlaan na tinatawag kung saan nandun ang ating pharmacy na mga halamang gamot na pwede nating gamitin at yung mga herbs na pwede nating ipangsangkap sa pagluluto, gawing tsaa at kung ano-ano pa. So ma'am, nabanggit niyo po kanina na nandito tayo ngayon sa Dapay na isa ito sa pinaka-highlight ng Shambhala. Pwede niyo hubang ibahagi sa ating mga kapadayon kung ano po itong Dapay? Itong Dapay ay pangalan na ibinigay ng mga Ifugao sa isang circular na setting na ganito na normally ay nandoon sa gitna ng kanilang community. Dahil ito ang parang kanilang seat of government kung saan nagpupulong ang mga elders. Dito ang nakakapasok lamang nung unang panahon ay yung mga lalaki at yung mga matatanda na nagpulong-pulong. So kung ito ang gitna ng mga tribo, ng mga katutubo, ito rin ay inilagay natin dito sa gitna ng Shambhala. At ito ang puso ng Shambhala. At sa ngayon, ito ay ginagamit natin sa pagbo-bonfire. At ang ginawa natin, bukod dito sa mga bato na galing mismo sa Benguet, nilagyan natin sila ng dito ng isang waterfalls at meron po tayong tubig na nakapaikot dito. Dahil gusto natin na makumpleto ang enerhiya o energy dito, so meron tayong elemento ng apoy pag nagbo-bonfire, meron tayong water, of course hangin, at syempre nakatungtong tayo sa lupa. So, ang sinasabi ng mga shaman na nagpunta dito ay nandito ang pinakamalakas na energy dito sa Dapay na puso ng Shambhala. Wow, mga partners, mga kapadayon, napakaswerte natin dahil ngayon ay nandito tayo sa puso ng Shambhala. So, ma'am, nabanggit nyo na usually sa Dapay nagaganap ang mga pagtitipon. Pwede nyo bang ibahagi sa ating mga kapadayon kung ano-ano na ang mga pagtitipon na naganap dito sa Shambhala? Alam mo, Ferdy, hindi pa talaga open sa public ang Shambhala. Pero 10 taon na nakalilipas, kahit hindi pa to publicly open, ay ibinabahagi na natin ito sa mga kaibigan at sa mga artist at sa mga nangangailangan. So, ang mga pagtitipon na naganap dito, unang-una meron ditong International Performance Art ng Tupada Art Group, kung saan ang NCCA ay isa rin sa mga sponsor. Wow. So, kino-sponsor natin yan. And then, meron tayo ditong, syempre, mga retreat. Meron din tayong mga kasal, family gathering. So, ang gusto kasi natin dito sa Shambhala ay maging bahagi tayo ng buhay at kwento ng mga tao na nagpupunta dito. Pero ang pinaka-importante ay yung pagbibigay natin ng espasyo na kailangan natin. So, bago pa nag-pandemya, gustong-gusto na nating magbigay ng space. Personal sacred space sa mga taong gustong pumunta dito. Napansin ko yung mga bato, ma'am. Sinabi niyo kanina na galing ito sa mismo doon sa Mountain Province. Bakit po kailangang manggaling doon? Ang mga bato kasi may iba't ibang karakteristik, no? Yung ganitong bato, doon lang natin makikita sa Benguet, sa Baguio, sa Mountain Province.
Kasi ako, galing ako ng Dolores, Quezon, ano, sa paanan ng Mount Banahaw. At ang mga bato naman doon ay mga bilog. Katulad ng mga bato makikita natin dito sa waterfalls, galing yan sa paanan ng Mount Banahaw. Tapos, ito namang mga pinang-riprap natin, iba rin klaseng bato yan. Yan naman ay mga escombro o adobe na galing sa Santa Maria, Bulacan. So, iba't iba ang pinanggalingan itong mga bato natin dahil alam naman natin na ang silang ay isang agricultural area na walang mga bato. So, kung makikita nyo lahat ng mga bato ay dinala natin except for one, yung isang bato dito, yan lang po ang nakita nating bato dito sa lugar na ito. Ibig sabihin, doon lang talaga tumatatagpo. Ako, excited na po ako. Pwede na po ba natin ma-explore ang Shambhala? Of course, tara na. At wow, excited na kami. Samahan nyo kami, mga kapadayon. Mga kapadayon, nandito na tayo ngayon sa lagoon. Ma'am Riza, kayo rin ho ba ang nag-design at nag-conceptualize ng lagoon na ito? Ay, oh, Ferdy. Itong lagoon na to ay dinisign ko, pero ang nag-execute nito yung mga ifugao. Wow! Oo, kaya makikita natin, di ba, ang daming bato at mukhang authentic at natural, pero ito naman ay hindi talaga natural. Nagkataon lamang na gusto nating sundin yung contour ng lupa. So, ang ginagawa natin sa pagdi-design natin dahil malalim dito, so dito ko pinahukayan, dito natin inilagay yung lagoon. Dahil bakit? Gusto natin na maraming tubig. Dahil yung tubig, parang naririnig mo yung sound, di ba? So, napaka-calming, parang may peace ka. So, kaya tayo naglagay ng lagoon dito. So, ma'am, sabi nyo kanina merong tayong sounds. Meron na bang mga waterfalls dito sa lagoon? Oh, meron tayong dalawang maliit na waterfalls. Doon at saka dito. Ah, yan. Ito pala yung mga dyan natin naririnig yung nakakakalmang lagaslas ng tubig. Oo. So ma'am, gano'ng katagal bago natapos po ang lagoon na ito? Ay mga siguro inabot lang tayo ng isang buwan para gawin lahat to. At syempre dahil mga ifugo ang gumawa, nilagyan na naman natin ng bulol bilang guardian dito. Siya ang magbabantay dito sa area na ito. Wow, tas ma'am parang nakita ko kakaiba din ang mga kawayan o bamboo dito sa paligid po natin. Ay oo, kasi dito sa Shambhala ay napakaraming klase ng bamboo. At isa na to, ito yung mataas, ang tawag dito ay pole bamboo. Ngayon, pagtingin mo doon, makikita mo naman ang tawag naman dyan ay Thai bamboo, galing sa Thailand. At pagkatapos, makakakita pa tayo ng marami pang klase ng bamboo dahil sinabi ko nga, ang mga kawayan ay napakahusay para sa magbigay ng oxygen para sa ating paglilinis ng baga. Yun, ma'am, para sa ating mga kapadayon na gustong mag-design at mag-conceptualize ng ganito klaseng kaganda ng lagoon, ano ang pwede nating ibigay na payo sa kanila? Ay basta, ang kailangan lamang ay sundin natin kung ano yung gusto ng puso natin. Kung ano yung makakapagpasaya sa atin, katulad ng lagaslas ng tubig na ito na nakakapagpakalma sa atin. Ayun, so mga kapadayon, narinig ninyo ha, kung ano yung makakapagpapasaya sa inyo na galing sa inyong puso, yon ang ating gawin kapag gumagawa tayo ng mga ganitong design sa lagoon at kung saan man sa ating buhay. Siyempre, kumakailan lang, meron po tayong na-experience ng mga bagyo. At alam naman po natin na nagkaroon din ng ashfall recently din dito sa ating lugar. Kumusta po yung sitwasyon ng ating Shambhala noong mga panahong ito? Unang-una yung sa ashfall, no, napakalungkot, ani. Kasi ang nangyari ay sumakay sa mga ulap yung ashes at saka buhangin. And then dito pumatak yung ulan. So para siyang hinalong semento na ibinuhos dito. So lahat ng mga halaman, lahat ng mga kubo, even itong dapay, ay nabalot siya ng parang semento. At you know, we have to scrub ito lahat para matanggal lamang yung semento. And we have to talagang replant everything, including mga damo. So, but ito ay napakaganda rin dahil ito ay parang cleansing. Yes, I was about to say that. Para siyang cleansing, yeah. At para siyang isang pagbangon. So, ang sabi ko nga noon, kaya kung makikita ninyo, ang logo namin sa Shambhala ay may isang ibon, isang phoenix. So, para siyang namatay sa ashes. And sabi ko nga, we will rise from the ashes kung paano tayo bumabangon sa bagong pagsubok. Kaya itong Shambhala ay isa ring testament ng ating tapang, lakas ng loob, pagbangon, pagkadapa. Resilience. So, ito po lahat. Wow. Resilience. Parang nandito yung
kuan yung cycle of life, no? Yan, talagang napaka-positive ng energy, mga yes. partners. Wow, talagang ang ganda ng mga bulaklak at halaman sa Shambhala. Ma'am Risa, isa po sa mga highlights, ika nga dito sa Shambhala, ay ang mga authentic na mga Ifugao huts. Saan pong parte ng Cordillera galing ang mga ito? Ay, sa maraming lugar sa Cordillera. So, meron tayong apat na lang galing sa Ifugao. Isa ito na galing sa Bangaan. Actually, meron tayong dalawang huts na galing sa Bangaan. Kaya ito yung unang-una, ang pinakamaliit na hut dito sa Shambhala na galing sa Bangaan. And then, yung isa ay galing sa Kinakin. Yung isa naman ay galing sa Mayuyaw. So, yan yung apat na lugar sa Ifugao kung saan nanggaling yung apat. At yung isa naman ay galing sa Bontoc sa Mountain Province. At yung nasa pinakababa ay galing sa Sagada. Wow! So, ma'am, ang isang hut dito sa Shambhala, ilang pong tao ang pwedeng tumulog? Ay iba't iba ang sukat ng mga huts natin. Pero dito, itong mismong hut na to, makakatulog dito ang 2 hanggang 3 hanggang 4. At sa mga ibang huts na mas malalaki, ay hanggang 4 hanggang 6 na katao ang pwedeng matulog. Ma'am, meron kami insider report na nag-imbita daw po kayo ng mga totoo o aktual na residente mula sa Benguet, mula sa Ifugao, upang buuin itong mga bahay na ito. Ay, totoo yan. Ang talagang nagbuo itong mga bahay na to ay kinalas. Doon sa mismong pinanggalingan, kunya, ito sa Bangaan. Tapos ito ay binuhat ng mga Ifugao. Kumuha kami ng permit at dito ay binuo ulit. At syempre ma'am, ini-offer niyo din po ba itong mga lugar na to, itong mga tulugan na to sa ating mga bisita? Syempre, ito ay special. Napaka-special na mga Ifugao hut. Kaya ito pa ang talagang para sa mga special na bisita. Dito sa Shambhala, ito ay ating iniha-highlight at bilang pagpapahalaga sa ganda ng arkitektura at sining ng mga Ifugao sa paggagawa ng mga kubong ganito, ito ay para lamang sa ating mga special na panauhin. At syempre po ngayon mga kapadayon, sa isang special na pagkakataon, papasukin natin kasama si Ma'am Risa ang ating mga Ifugao huts dito mismo. Sa Shambhala silang. Okay, Rene, bago tayo umakyat sa taas, ipapakita ko muna sa iyo itong baba kung ano mga meron dito. Sige po, ma'am. Actually, ito ang isa sa handa nila, pero masyadong maganda at mabigat ito. Kaya ang talagang ang ordinaryong ginagamit ay itong kawayan na ladder. Kasi wala talaga silang hagdan. Pag umakyat na sila at natutulog na or akyat sila, hinihilangin nila. Yes. At kung makikita natin, napakaliit po ng tunay. Ito yung original na pinto. Ang laki ng pinto ng mga Ifugao hut. At ang isa pa, ay makikita natin ito. Ito rin yan. Ito ay ginagamit para yung mga daga, yung mga rodents, hindi makaakyat dito sa Ifugao hut. At kung makikita natin, hindi ba, ito naman yung kanyang mga paa. So, yung mga Ifugao ay gumagamit po ng tunay na ugat at puno ng kahoy bilang mga poste o paanong kanilang mga kubo. At ito makikita rin natin. Ito o. Kasi pag darating sila, siyempre nag-hunt sila, meron silang mga baboy damo or something at mga gamit nila dyan nila isinasakit. Yan. At ito ma'am, ito, ano ibig sabihin ito? Ito naman ay pagpapatunay na ito po ay isang authentic hut na tunay na tinirhan ng mga Ifugao sa Bangaan. Ito po, na mapa sila, na senso sila, nandi dito yung date. So tara, punta na tayo sa taas. Dito na. Ayun ma'am, isaakit na ako sa ating Ifugao hut. Excited na excited ka, syempre, di ba? So ayan, oh, tingnan mo, bukod dito sa Ifugao hut natin, meron tayong isang bakito dyan. Anong kwento niyan ma'am? Ay! Yan ay ang dating planchahan nung wala pang uli. Ito planchahan? Ito ay gulabi wood. Itong bilog na to, yan ang ipinangrorolyo. At sa loob, ma'am? At sa loob. Makikita mo ang loob. Hindi ka rito. Ito ang Ifugao hut ala Shambhala. Actually, authentic ang lahat dito. Ang pagkakaiba lang, tayo ay naglagay ng bintana. Opo. Pero doon sa original, wala talagang bintana. At yung pinto natin, yung maliit, nilagyan natin ng another door. Syempre, kailangan natin na maging komportable. Pero nandoon pa rin yung arkitektura ng Ifugao. Ngayon, makikita mo rin tatanungin mo, bakit ang itim lahat ng kahoy? Bakit nga po ba? Ay, kasi dito nagluluto ang mga Ifugao.
So, kung makikita natin, ito ay mga uling. Pero, so, ito may wala na siyang uling. Yes, hindi natin inalis for authenticity ang mga uling natin. Pero, ang ginawa natin para hindi madumi, no, nilagyan natin ito ng lacquer finish. At makikita natin, akala natin napakaliit, pero ito yung tulugan nila sa mga gilid, sa mga tabi. Yan. So, ma'am, kapag bukas na po ang Shambhala para sa ating mga kapaday na nanonood ngayon, so, ilang tao po ang pwede dito nga? Pwede nating bilangin isa? Pwede dito. Dalawa, tatlo. Pwede pa dito maglatag. At ito yung pinakamaliit, ha? Kasi actually, pag dun sa malalaki, pwedeng hanggang 6, 8, kung siksikan. At kung isa ka rin lang, gusto mo mag-solo, mag-meditate, sometime alone for yourself, pwedeng-pwede ng perfect at meron pa mga ganitong pakandila. At Rene, gusto kong ipakita sa iyong bubong. Hindi ba napakaganda ng bubong nila? Ang ganda talaga. Ang shape niya ay A-shape. Alam mo kung bakit? Bakit po? Ay kasi, sa galing nila sa arkitektura, kailangan kasi, pag malamig, hindi sila masyadong nalalamig yan. Pag mainit, hindi masyadong naiinitan. So, controlled na controlled yung ating temperatura. At makikita rin natin na itong mga to ay weave nila o hinabi nila yung runo. Alam mo, Ma'am Riza, gusto kong bumalik dito tapos pwedeng solo lang ako. Gusto kong mag-meditate sa Shambhala Living Museum. At syempre, talagang pinapakita ang kultura at tradisyon ng ibu. Kahit sa mga accessories po natin, ang mga unan, makikita natin. Atin po silang imbitahan, anong pong website na pwede po nilang mabisita? Pumunta sila sa shambhalasilang.com at sa Shambhala Silang Facebook. O mga kapaday, mamaya, bisitahin pa natin ang iba't ibang mga huts dito mismo sa Shambhala Silang. Ma'am, balita namin, meron daw kayong bagong niluluto para sa ating mga kapadayon para sa susunod na taon. Pwede niyo po bang i-share sa amin yung secret? Ay, naku, Ani, hindi na sikreto yan kung i-share ko sa inyo. Pero sa ating mga kapadayon at sa lahat ng buong Pilipino at sa buong mundo, ay bubuksan na po natin ang Shambhala sa susunod na taon. Nako, siguradong tuwang-tuwa ang ating mga kapadayon, ma'am, sa magandang balitang yan. Oo, pero sa ngayon ay binuksan na natin noon pang November 30 ang Tawid Gallery and Museum. So pwede na nating dalawin yan at itong Disyembre ay pwede na rin po tayong tumawag at umorder sa ating mga inihandang pagkain dun sa ating coffee shop dito sa Shambhala. Pero ang pinakamahalaga ay inihahanda natin itong buong Shambhala para sa mga Filipino artists at artisan upang sila ay magkaroon ng isang lugar kung saan nila maipabahagi ang kanilang sining. Wow! Napakagandang balita mga kapadayon at mga partners mula mismo kay Ma'am Riza. Pero bilang pangwakas, ano po ang inyong pangarap para sa Shambhala at para sa kultura at sining ng ating bayan? Noon pa man, ang pangarap ko ay laging ating maipagmalaki, makonserve, maipromote ang sining na Pilipino. Sining at kultura at hindi lamang yung kundi yung indigenous arts and culture. Ang pangarap ko unang-una ay mabigyan ng stage o pagkakataon hindi lamang yung mga kilalang artist at yung mga tinatawag nating fine artist. Kung di ang gusto po natin ay yung mga functional art, yung mga artisan na nagahabi ng mga basket, nagahabi ng mga tela, kasuotan, yung pong mga hindi masyadong napapansin na ang sa tingin ko ay napakamalikhain. At ito pong Shambhala ang gusto naming maging daan o maging tulay para sila ay makilala at mabigyan ng pagkakataon na maipakita ang kanilang kagalingan hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. So ang pinagsasama-sama natin dito sa Shambhala ay hindi lang sining, kultura, kalikasan kundi rin po yung mataimtim na pananampalataya. Dahil doon huhugot ang tunay na ganda ng sining at yung sining na Pilipino ay lalong yayabong kung ito po ay lalakipan natin ng pananampalataya kay Bathala. Ayun, tunay. Tunay na nakakataba ng puso, ma'am, dahil ang pangarap nyo ay talagang para sa ating bayan. Mabuhay po kayo. Ang kulturang Filipino ay isang pamanang hiyas na ipinapasa natin sa mga susunod na henerasyon. Kaya naman ito po ay bahagi ng ating responsibilidad bilang mga mamamayan na protektahan at alagaan. At para kay Ma'am Riza Matibag Muyot,
isa din itong yaman na nagbibigay saya, inspirasyon, at buhay na payapa na matatagpuan dito sa Shambhala. Mga kwento ng pag-asang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob. Mga istoryang dapat mapakinggan sapagkat ang mga ito'y napapanahon. Kwentong diskarte ng mga Filipinong artistang tampok namin ngayong hapon. Ating pakinggan, ating hangaan, dito lamang sa Sininspirasyon. Hi, ako po si Jairo Santos. Isa po akong visual artist. At nag-start po ako gumawa ng arts nung grade 4. At si Mama yung nag-push sa akin sa profession na to. Siya yung nagbigay ng lakas na loob sa akin at naging inspiration ko. Nung nagsimula po itong pandemic, nahirapan lang naman ako mag-balance nung sa oras ko, sa time sa pagiging student, tapos yung sa profession ko nga sa arts. Pero kahit na ganun na student ako at the same time artist, hindi siya naging hadlang. Yung sa arts ko po, sa pagko-commission, ganyan, doon pa ako kumukuha ng kaunting financial para sa pag-aaral ko, natutustusan ko siya. Tapos yung pandemic na to, parang yun pa yung mas naging inspirasyon ko para mas pag-igihan pa yung pagde-drawing ko. At the same time, makakatulong pa siya, nakakapag-provide pa siya sa pag-aaral ko at sa pamilya. Kasi last time, grade 11 pa lang ako, ang pangarap ko ay mag-architect. Parang yung pandemic na to yung naging opportunity para mapag-isipan ko kung para saan talaga yung buhay ko, yung purpose ko sa sining na. And then, dahil doon, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa na i-take yung course na fine arts po plano ko para sa college. Naisip ko na kung magre-rely lang ako sa pagko-commission, yun yung reality. Wala akong mararating kung mag-aasa lang ako sa commission. Mayroong nag-pop na idea sa utak ko na what if na ipag-mix ko yung business at art. Pwedeng food business, pinag-iisipan ko pa siya eh. Kung paano ko maipapasok yung pagkain, which is daily necessity. Kailangan talaga siya ng tao. Tapos imimix ko sa art. Ipagsama ko yung talent ko sa art. Tapos magtayo ako ng isang small business na pinagpaplanuan ko ngayon. Sa mga kapwa ko artist dyan, kung gusto nyo o mahal nyo yung ginagawa nyo, masaya kayo sa ginagawa nyo, mas mataas yung chance of success. Tapos yung kasiyahan kasi hindi yan mababayaran, ganyan. Kailangan nyo lang magtiwala sa sarili nyo at sa Diyos. Tapos samahan nyo din ang sipag ng pag-aaral and guidance ng magulang. Napaka-importante. Tapos sa kapwa ko naman mga Pilipino, kasi ngayong pandemic, dalawa lang yung pwede nating magpinakapagsubok kung hindi tayo tatamaan ng COVID sa pag-iisip natin, ganyan, sa depression. So, kailangan nating mag-take ng time para sa sarili natin, alagaan natin yung sarili natin, at lagi tayong sumunod sa mga alituntunin ng pamahalaan natin para makaiwas tayo sa COVID-19. Mga kapadayon, tapos na tayong umikot sa buong Shambhala Silang. Ngayon naman, ay narito tayo sa isang bahagi ng Shambhala kung saan matagpuan ang iba't ibang koleksyon ng mga artworks na likha ng iba't ibang artists. Ito ang Tawid Museum. At dahil espesyal ang episode na ito, mga kapadayon, makakasama natin ang tagapangulo, ang chairman ng National Commission for Culture and the Arts at ang kasalukuyang presidente ng Cultural Center of the Philippines, Arsenio Nick Lizaso. Makakasama rin niya si Ms. Riza Matibag Muyot, ang may-ari po nitong Shambhala. Si Sir Danny Reyes del Sol, ang curator ng off-site exhibition ng Manila Art, at si Ms. Tess Reyes del Sol, ang Manila Art Fair Director. Magandang araw po sa inyo, Mrs. Lisa Muyot, Danny, and Ms. Tess. Magandang hapon sa inyo. Mrs. Lisa Muyot, maikwento niyo sa amin kung ano itong ika nga tinatawag na Tawid Museum and Gallery. At ano ang naging pangunahing layunin ninyo sa pagkatatag nito? Itong Tawid Gallery po at Museum ang sumasalamin ng kabuuan ng buong Shambhala Silang na isang living museum.
At ito pong Tawid Gallery ang ating pong covered museum kung saan nandun po ang ating mga permanent collection po ng Muyot family ng mga iba't iba pong kagamitan at karamihan po nito ay sa Ifugao. Ito po ay marami mga... Ang gusto po namin mangyari dito ay maiangat ang iba po nating mga Pilipino artists na hindi po yung mga fine artists na tinatawag. Gusto po nating maiangat yung functional art at ito pong mga ating artisan, Pilipino artisan. So para magkaroon po sila ng venue o lugar na pagdadausan ng kanilang mga exhibition at para mo ma-promote natin ang sining at kulturang Pilipino. Sir Danny, bilang curator ho, ano-ano naman pong mga artwork ang matatagpuan dito sa Tawid Museum and Gallery? Dito po sa Tawid Gallery and Museum, it houses the permanent collections of the Muyot family and the non-permanent collections. Ibig po sabihin ng non-permanent collections natin, mayroon po tayong mga trabaho ng mga piling artista na ini-exhibit natin, pero of the same genre, para nakaugma siya dito sa tema ng gallery museum ng Tawid. So, nandito po ang trabaho ng very yours truly. Nandito ang trabaho ng aking mga ostrich egg dahil diyan po ako nakilala sa pag-ukit ng mga ostrich egg. Ngayon, meron din po tayong piling artista mula sa Bukidnon, si Carlito Ortega. Ang kanya namang trabaho ay about the deities of Mindanao. At nandiyan din po si Richard Buksani. Ang kanya mga trabaho ay sinasabi nating the guardian of the underworld. Marami pa tayong mga piling artista at lahat po ng ito, ng aming mga trabaho, ay of the same genre because of the tema na na pagtawid. Yun ang tema ng aming exhibition, pagtawid, meaning to cross. Idadagdag ko lamang po doon kasi ang pagtawid po, tayo po yung mga artist natin ay karaniwang magaling lamang sa pagpinta. So tinitingnan lang po yung sining, kultura, puso, kaluluwa. Pero kailangan pong samahan natin ng tinatawag nating spirituality o yung pong malalim na pananampalataya. So yun po ang idinadagdag natin dito po sa exhibition na ito. So meron po tayong mga buntis at saka po yung mga bulol na humihingi tayo ng tulong para magkaroon ng magandang harvest. Mrs. Muyot, ano po ba talaga ang ika nga ay masasabi ninyong nagtulak sa inyo? O kaya yung motivation na ika nga ay maglagay ng isang museum katulad nito? More than 20 years ago, ako po ay nangungulekta na nitong mga indigenous item na to, mga bulol, mga kung ano-ano pong mga kahoy, katulad nitong hagabi, lahat po ng ito, at wala po akong mapaglagyan. So, nung pong dinidevelop ko ang lugar na to, ang una po nakalagay lang siya sa mga kubo, sa kung ano-anong structure, pero sinabi po nila na mas maganda na i-share para po maibahagi sa mga Pilipino at makita nila, buksan ko na daw po ito ang pintuan at gumawa ako ng isang museum gallery para po makita po ng ibang tao. At dahil po bigla pong nangyari ito na para po akong naglalakbay at tumatawid, dun po sa paglalakbay na yon sa aking journey dito, ay ito po yung nabuo. So hindi rin po sinasadya na tawid at pagtawid ang maging tema nito, pero dahil po dun sa mga koleksyon na inilagay namin, at dahil nandito yung bangka, nandito yung mga floaters, yung ilog, at nakita ko po nabuo, so bigla po isang umaga, nagising ako at naisulat ko po yung pagtawid. Yun na nga ay sinasabi ko. Pambihira po yan kasi marami naman hong ika nga nakakariwasa sa buhay. Pero bihira po yung taong katulad ninyo na ika nga ay nagkakaroon ng pagkakagusto o motivated to come up with the works of arts of indigenous people. Di ba, Danny? No? Daibukahi ko nga po sa kanya na na dapat ito ay iadun natin sa NCCA para maisama sa cultural mapping. Kasi po, napakaraming bagay dito na of significance, cultural importance na dapat ay naidodokumento dahil ito ay isang national treasure, yung mga nakuha niya.
Kaya po ako ay nagpapasalamat na kayo po ay nagpunta dito, na paunlakan niyo po kami isa pong karangalan dahil para po bilang pinuno po ng NCCA ay para po matulungan niyo kami na maibahagi din po ito sa iba at maipakita po sa mga ibang Pilipino. Pwede po itong maging gamitin sa pag-aaral kahit po ng sa DepEd or ng iba pong mga cultural worker na gusto pong makita at talagang matutuhan ang ating pong sining at kultura. Ay naku, Mrs. Muyot, ako'y nangangako sa inyo na mangyayari yan. Marami pong salamat. Ms. Tess, yes, ano po ba masasabi ninyo na itong museum na ito, itong Tawid Museum and Gallery, is the first off-site exhibition ng Manila Art? Ang sa totoo po, nung nakita ko po kasi ito nung dumalo kami, sabi ko, pwede namin itong gawing first off-site exhibition. Kasi meron po ang Manila Art na actually 12 years na po kami. Meron po kaming on-site, which is in SM Aura. Itong off-site exhibition is our very first na mangyayari. And this completes the platform ng Manila Art. Normally, isang exhibition lang ginagawa namin sa SM Aura. Pero ngayon, dahil sa pandemya po, we have to explore all avenues po na para makawa-reach kami ng mas maraming tao, mas marami kaming ma-educate na mga bata. So dito sa Shambhala Silang, nung nakita namin ang indigenous art, it is time to open the place. Sabi namin sa amin, no? Sabi namin, kailangan matuto ng mga bata. Total, meron naman silang chance ngayon na lumabas. Mas gusto nga nilang lumabas out of Manila kasi nga ito yung pagkakataon para bumisita sa ganitong klaseng museum. May social distancing, merong proper space na pwedeng mapag-aralan lahat ng exhibition at ang indigenous art. Ako po talagang hangang-hanga sa ginawa ninyo rito. Ika nga ay dapat maihatid ito sa mga different schools, ano, masabi natin, para ika nga ay mapalaganap natin na ika nga meron tayong katulad nitong museum nito para sila ma-imbita rito. Kung hindi mo talaga nararamdaman sa iyong sarili o meron nagtutulak sa kalooban mo, ano, eh hindi mangyayari talagang maitayo mo ganito. Ngayon po, Mrs. Muyot, baka meron po kayong ika nga huling mensahe sa ating mga manonood tungkol dito sa inyong museum. Sa mga lahat ng manonood, inaanyayahan po namin kayong dumalaw, bumisita dito sa Shambhala Silang Tawid Gallery. Ang exhibition po ng Manila Art na ito na offsite exhibit ay magpapatuloy hanggang December 31 po. At sa mga susunod na taon ay makikita, nandito pa rin yung museum. Bubuksan po namin next year ang kabuuan ng museum, living museum na buong Shambhala dahil ito lang po ay yung covered portion. Yung pong ating makikita po ninyo, yung amphitheater po natin na open air, nandyan po ang dapay, ang mga ipugaw hat, ang mga garden po natin. Magbibigay po tayo ng mga espasyo, lalo na ngayong pandemya, para po sa mga Pilipino na hindi lamang po gustong sila po ay magkaroon ng inspirasyon sa sining at kundi matuto rin po ng ating kultura. So, taus-puso po ang aking pasasalamat, Chairman. Maraming salamat po sa lahat. Kaya kailangan po magplano na po kayo, magbalak pumunta dito sa Tawid Museum and Gallery sa Silang, Cavite. Tama po ba yun? Tama po. At ito po ang una na museum at gallery dito po sa Silang, Cavite. Mabuhay po si Mrs. Muyot at mabuhay itong Tawid Museum and Gallery. Marami po salamat. Tulad ng pangalan nito, ang Tawid Gallery and Museum at ang Shambhala Silang ay mga lugar na nagkokonekta sa atin sa ating mayamang kultura. Isa na namang kaalaman tungkol sa ating kultura ang natutunan natin sa araw na ito. Maraming salamat po, Sir Danny Reyes del Sol, Ms. Tess Reyes del Sol at Ms. Riza Buyon. Muli tayong magsama-sama dito lamang sa Padayon! Handog namin mga pagkatanghal, tampok ng iba't ibang Filipinong artista, kahit tayo nasa gitna pa rin ng pandemya. Naway sa pamamagitan ng sining, kayo ang aming mapasaya. Kaya ihandaan niyo mga sarili na mapawaw. Pagkatalentong Filipino maginingning dito sa
Sining Galaw. Narito na ang pinakahihintay natin, nadarama na kahit sa simoy ng hangin. Pag-ibig at siyang diwalang ating damdamin, Paskong Pasko na talaga sa atin. Nagsisimula pa lang ang buwan ng Disyembre, nag-aabang na ang mga kuya at ate, maging ang magulang at pati na si baby. Paskong Pasko na talaga sa atin. Paskong Pasko na talaga, kita-kita na. Paskong Pasko na talaga, ang paligid at puso'y lalo mang sumasaya. Ating Pasko, Pasko na talaga. Bisperas na nga ng ika-24, kay raming pagkain sa mga salusalo, sa noche buena sa mga aginaldo. Paskong Pasko na talaga sa atin. Paskong Pasko na talaga, kita-kita na. Paskong Pasko na talaga, ang paligid at puso'y lalo nang sumasaya tuwing Pasko. Paskong Pasko na talaga, kita-kita na. Paskong Pasko na talaga, ang paligid at puso'y lalo nang sumasaya tuwing Pasko. Tuwing Pasko, tuwing Pasko, tuwing Pasko, tuwing Pasko, tuwing Pasko, Pasko na talaga. Paskong Pasko na talaga, kita-kita na. Paskong Pasko na talaga, ang paligid at puso'y lalo nang sumasaya tuwing Pasko. Tuwing Pasko, tuwing Pasko, tuwing Pasko, tuwing Pasko, tuwing Pasko, Pasko na talaga. Pasko na, yeah! Oh, mga partners, parang ang ganda-ganda ng upuan niyo diyan sa may upuan na 'yan, ha. Pa-experience naman. Ano ba itong upuan na 'to? Bakit pagkaganda-ganda? Ito, partner, ang tinatawag na hagabi ng mga ifugao. Kaya feeling parang ang ganda ng feeling ko pag nauupo ako dito. Parang ang taas-taas ko. Bakit kaya, partner? Eh syempre sa kulturang ifugao, hagabi connotes wealth, status, and prestige. Wow, kaya naman pala feeling maharlika tayo ngayong hapon, mga partners. At syempre, ito yung unang beses, mga kapadayon, mga partners, na lumabas tayo ng Maynila. Mga partners, kamusta? Anong experience ninyo na lumabas tayo ng Maynila at yung mga naganap dito sa pagbisita natin sa Siambala Silang? Actually, kanina, partner, pagpasok pa lang dito sa Siambala, naramdaman ko, oh my God, ito na. Pwede ba akong magtanggal ng mask? Outdoor naman, wala namang taon. Malayo naman tayo sa isa't isa. Ang ganda ng feeling na gano'n na parang you are one now with nature again. Pwede na tayong lumabas na muli. Siyempre, nandyan pa rin ang ating mga health protocols in place. Kahit na nasa labas na tayo, we always have to keep that in mind. Ito na ang bagong normal ng traveling ngayon, mga kapadayon. Always keep the health protocols in check. Wow, ang husay mo doon, partner. Kaya sobrang love kita. Today. Today lang. Pero actually, walang halong biro, mga partner. Eh talaga namang sabi nga, to travel is to open another chapter in your life. Kaya naman, kapag mga biyahe tayo, para tayo nagbubukas sa isang kabanata ng ating buhay at marami tayong natututunan sa ating pagbiyahe. Eh syempre, para sa ating tatlo na mahilig bumiyahe, pareho sa trabaho saka sa personal na buhay, ang ating pagdating ngayong araw na ito dito sa Silang Cavite ay nagbukas ng isang kabanatang muli ng ating mga puso. At syempre, mga partners, ang sarap talagang bumiyahe. At kailangan ko rin sabihin na kahit nasa Cavite lamang tayo, para tayong dinala ng Siambala Silang sa Norte, kung saan meron mga Sagada hats, meron mga Ifugao hats,
At ang pinakamahalaga dito, mga partners, ay napapalibutan tayo ng mga usaping sining at kultura na nagbubukas sa ating kaalaman. At ang ating kaluluwa ay talaga namang parang nabubusog ang ating kaluluwa at pag-iisip. Oh, mga partners, actually, di ba partner Annie, kanina nung papunta dito, sabi ko, wow, parang ito yung first time na bumabaybay ako at naglalakbay uli ng malayo. Parang bumabalik yung mga dating ginagawa ko sa NCCA, kung saan nakakabisita ako sa mga bagong lugar at na-experience ang mayamang kultura at sining ng ating bayan. Actually, mga partners, ang natuwa ko dito sa ating episode ngayong hapon, nakarating tayo sa puso, no? Doon sa Dapay, kung saan nandoon daw yung sentro ng mga positive energies. So mga partners, talagang siguro after this episode, punong-puno tayo lalo ng mga positive energies para sa patuloy na pagsulong ng ating programang Padayon. At saka sa kwentuhan natin kanina mga partners, at saka sa pagkita dito sa ating mga paligid, ang talagang tumatak sa akin, itong Siambala silang ay dumanas ng bagyo, dumanas ng ashfall, na parang hindi natin nakita dahil pagdating natin, nakita natin ito ay buhay na buhay at parang hindi pinagdaanan ang lahat ng mga sakunay na ito. So gayon din mga partners, parang itong experience ngayon ay nagbubukas sa atin na ang lahat ay may katapusan, lahat ng pangyayaring masama ay maaaring matapos, ito ay pagsubok lang dahil pagkatapos na yon, mas lalong magiging maganda, mas lalong magiging masigla ang buhay, kaya tuloy-tuloy lang magsuportahan tayo sa bawat isa dahil padayon ang buhay, tuloy-tuloy lang para sa pagsigla ng pagsulong ng mayamang kultura at sining ng ating bayan. Para laging updated sa mga haganapang pangkultura, bisitahin, i-like, sundan at mag-subscribe sa Facebook page, Instagram, Twitter account at YouTube channel ng National Commission for Culture and the Arts sa @NCCA Official. Dito sa programang hatid ng NCCA-CCP, kami yung galing samahan araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 3 ng hapon. Maraming salamat sa pagtutok sa aming programang nagbibigay ng kaalaman. Sa programang nagbibigay ng kasiyahan. At sa programang nagbibigay ng inspirasyon. Ito ang Padayon! The NCCA Hour! Sulong na!